bisan pa ang kalibutan iya katihon ta mo pulong at nilipayo, resultihan ta mo ang Ginoo na nagkip na to. Amen. He is, because of His permissive will. Permissive will, isang permissive will, mga Isoon. Muli siya ang permissive will na dako o naghingapin. Napakatiman siya din na niya ka na to. Dako o naghingapin yung pag-atiman niya ka na to. Amen. Dako, muna ka din. Muna mga sunan sa itong small conflict sa balay. Small conflict sa balay, ma-resolve na. Pinagi sa itong understanding. Amen. Pag sila pinagi. No, we have hope because His will cannot thwarted even in bad circumstances. When we believe in Lord's sovereign rule, our perspective on conflict changes. So, huna-huna lang ni mo si Sir Joel ito kay sa puto naman, pero nagwa kay Ibrahim kay meeting kay nagpawali mo din. Ina-request ako si Sir Joel wali. Again, last wali is clear mind. Nabisag nag-husay siya. Wala na wala ang iyang peaceful mind. Bisan o grabing guwabubot sa silahan, wala na wala yung peaceful mind yung ikusay na. Muna nga makahusay sa tao. So yun na naman sunan, no? Sa liha, dagko kayong problema mo gusto pa ni Malay, pero ang atong buhaton is clear mind lang. Kung sa mga clear mind, nga wala ko na itong ang stress, magpapilit si Kristus to kasi pasin. Amen! Amen! Nabisan pa o nai mga kuwan, di mo wala ang Ginoo sa kasing-kasing. Kaya ang Ginoo rin maghatag kalinaw sa muna-una. Maghatag mind direction. Amen. Amen? Amen. Diba? So, ingat na ang magsunan. O, ingat pa din, hey, come to me, all of you. In that, nga magkasinaptanay ang kanan, in that ingat na, it makes a decision to respond to God's invitation. Si Jesus mismo rin niya, doon. Doon. Pero sa halang gahin, agad na muduhon siya. Kaya naman sa itong pagbalikon niya, kaya nato sumbaron. Ang problema nga atong gisagubang karon. Pero we cannot solve our problem in our own way. Amen? Amen. Dili na itong masulba ng problema sa itong pagbalikon lang. No? No, because we are wearied. Nabalaka na ta, nabugata na ta, o nilapasa na ta sa mga bugat ng palasaan sa itong kinabuhi. Kinsa may makatabang na itong ngayon. Nag-invite na Ginoo, come, duol ka na ko, duol, no? Mo nag-invite sa Ginoo, and then yun sa Ginoo, all of you who are weary and carry heavy burdens, ang tanan ng mga bisan pa sa tanan, mga inagit-it nga kasuko, kalakot, kahibubos, kaligot-gut nga hantod, o pani mo ng pasaylo, imunan, dalpon at ubangan sa Ginoo. Amen. Muli kondisyon. Kaya naman, yung panahin, and I will give you rest. Papahulayan ko ka mo. Kisa gusto makapahulay sa presensya sa Ginoo. Amen. Kisa gusto mo bati sa presensya sa Ginoo ang unlimited. Dili na ni mo mabati magsunod kung bukat ang iyong kasing-kasing. Dili na ni mo mabati magsunod ang presensya sa Ginoo kung aduna pa na andupay ka ng inagit-it sa kahibubos kalagot yung kasing-kasing. At ang nabuhato ni mo, imuna i-let go. I-let go, imuna itugyan sa Ginoo. Imuna ihatag sa iya ang magsunod. O biha, makapahulay ka. Mugaan ang iyong gibati. Kaya nagay makapasailo ka. Kaya mo dawat ka, maangkod ka sa iwang sayo. Sorry, hindi kaya mo sa sabihin ko. Labig ba na sa piling? Kaya nga naman, marunang naayo sa iyong sakit, anak. Naulitan ka. No, at ito na i-let go ang anong kabukaan sa itong kasing-kasing. Kidugay na po how many years na ito si Pinas ang anak. Muna nga dito mo tubo sa itong pamangalagan sa Ginoo. Okay, napatay kasugo. Napatay kikaligot-gutan ng tao. At ito na i-let go mga kasunan. Tugutan na ito ang Ginoo mupuyo sa itong kasing-kasing para ang Espiritu si Ginoo mupuyo ang mamalipayan sa itong kasing-kasing. Amen. 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 And I will give you rest. Papahulay ko ka mo. Nag-ingon pa ko din hindi ko sa 29 na. Basahin na lang ito 29 ha? 29. Matthew 11, 29. Oh? Take my yoke upon you and learn from me. For I am meek and lowly in heart and you shall find rest unto your soul. Basa sa Bisaya. Hello. Samon ang ako yoke. Pagsundarin niyo ako, kay malungkot ako, o makausano. Makausano sa Espiritu.
ito o mapagpanguray kami. Sa'yo magyong kumaapong isanong ganyong paan at ipapasan ko sa ninyo. Amen. Kaya di bukpan na itong mga eksuunan ng Ginoo pagkipas ang karon. Ato na itong yan si Ginoo. Amen. Ang bayro na ito. Kaya na mga dinagkol ng problema. Di na ito kubalakan ng usunan. Ato mo ito na itong ihat sa Ginoo. Kaya naman, gaan ang iyang yugo. Gaan ang iyang yugo. O sayon ang satulit. Sayon ang iyang yugo. Gaan ang iyang ipapaskan na ito. Di na gusto sa Ginoo mas stress na ito. Pero hindi. Kaya ang stress po yun na huwag na reason kung makanser ang tao. No? Kung sa may pagpasabot, anang, I will give you rest. Kung sa may rest, ang meaning sa rest is, di ba pahulay? Pero nasa acronym, naging na rin, restore every stolen thing. Ibalik atong mga nawala, ibangkawat ng mga maing butang kanimo. Ibalik para makapahulay ka. Ang kalinaw nga nawala sa imo, ibalik na sa Ginoo. Ang kalipay nga nawala sa imo, ibalik na sa Ginoo kanimo. Ang bisan pang kaluwasan nga nawala, ibalik na kanimo. Amen. Amen. Ang busto na sa Ginoo, nga mo, sanong ta sa iyang invitation niya, doon. Doon ta. Diba? If you are willing to come to Christ, if you're willing to lay down all your burdens upon Him, then you can experience the best rest in your life. Amen. May experience sa nimo ang lami kayo pagpahulay upan sa presensya sa Ginoo. Matingala naman na lang ka, kaya naman sa iyong balay. Mukha tawa na lang at ikaw isa. Kaya matingala lang yung mga pamilya, yung mga kuhan, mga anak, mga naging katawa rin sa mama. Tungkin, ang kalimpay na dili ikaw pa yung nagsabi, imong gibati ka rin pahuna-una. Tungkin, imong gihatag ang tanang kamukat. Ngad ka pa niya. Amen. Fighting is inevitable in our fallen world. When it's our fault, no, ang fighting, kinasay panag-alis, panag-pikil, panag-pinkil, di kinabalikayan. Tungkol kaya kinatong kalimutan. Fallen is a fallen ba? Siyempre siya falling in room na ako ng tagap ng kalimutan. When it's our fault, kung sala-sala na to, we are to apologize. Kung nakasala kita, mga tagpasaylo, parmuhusang tawag. Kaya na may kuban yun nga na hindi makatawag, hindi makapakipasaylo. Baliho na yun itong istorya. Hindi mag-good, ikaw mag-good, ikaw, imo mag-good na siya, sala na. So, kinahanglan mo, paubos lang ka para ma-release ka sa kumibati. And then, we are to apologize. Then when others are responsible, the way we have to confront them. Kung na'y nakasala sa imo ha, uli yung istorya ko. Plus ganina sa Juan. Diba? Nausap. Gikan sa kasingka. Pero sa pagpalumanan ng istorya, ang madibilog ato, malingkon ilang relasyon. Malingkon, mahugot ilang relasyon niya naman, good approach, maayang pagka-istorya. Pero pag once na dili maayang pagka-istorya, no? Iyon ba na sinlak? Bama mag-sinlak, dita mo sinlak magsunan kung atong inistoryahan, dili maayo. Kung atong inistoryahan, tagagawas na ihapon, di na makapanalangin sa uban. So, ningon pa din isa, ningon pa sa same, sa golden rule, nga tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Suntihin ko kung kinsa imong higala, o suntihan ko taka kung unsa ka. Kung ikaw, ato na kay tulo ka, aming ng Marites. Why duha-duha, ikaw ang upat. Ikaw upat ng Marites. Di ba? Kung na kay amigo ng Hilagtanon, why duha-duha, tulo ka mo ang amigo ng Hilagtanon, why duha-duha, ikaw upat ng Hilagtanon. Di ba? Kung ano na kay amiga, katulog ka mo katabian, why do not know ang ikaw ang ikaupang katabian? Di ba? So, dapat we have to confront in a good way, but regardless of the circumstances, we are called to forgive without exception. Bisag unsa pa ni Mahinaro, bisag sala pa niya, isa may pasaylo, pasaylo ka na lang. Para makapaulay ang imong kasing-kasing. And we can be,
And we can because God is in control. As Christ ambassadors, the way we respond matters. Diba? Lastly, hinumdumi ninyo kinabuhi ni Joseph sa Bible. Kabalo na tayo si Joseph. Grabe. Si Joseph, di ba, pinalangga to si Jose. Di ba na sila Jose, anak si Jacob? Tapos sa ika-11 ni si Joseph. Kini si Joseph, magun, makuha mo ni pinalangga ni Jacob. Kaya anak, naman, anak siyang higog mga babae. Oo, okay. Katong ka ni si Joseph, magun, anak mo sa saya, higog mga babae. Yun. So, kini si Joseph, magun, murag makaingungod sila ayaw mga ikson unfair. Kesa kata mga ikson, siya lagi patahi alam lang ni kaya sanina. Muna to, niya pagkuman mo pang itarbaho, iya mga iksoon, iya mga iksoon, muato dito sa laing lugar kaya magpakaon, mabantay sa mga karniro. So nahita mo karong mga iksoonan, itahian o dinlog yung asinina si Joseph. Pagkahi karon, isuot ni Joseph, hingato dito, nagdala kong balon, gihato di siya mga iksoon. Paghato dito siya mga iksoon, kung kaya nangasuya yung mga iksoon, gitabangan siya dito, gigisi ang nilog na sanina. Tapos gibutan siya dito sa balon na way unod. Kaya gusto nila patiyan kita nila si Joseph. Pero namin isa na yung pugong. So, si Mio yung pinakagahit. Gamay pa magkay si Bito. O niya, karo, kaya isa yung pugong. Ay, 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 patiya. Kita yung patiyan ni Papa o karo, mamatay niya itong iksoon. Si Juda. So, aboy, pag-aagi karo dito sa Juan Pasada, na may mga negosyante ng Midianhon. Midianhon, pag-aagi karo, ibaligya lang nato. Eh, muna to, gikuha nila si Kuan yan, nagkahubo na yung taon, gibaligya nila sa mga negosyante, padulong sa Egypt. Pag-abot dito, gibaligya po na po si Joseph, dito sa Kaputifar. Mura, pero wala. Bisan pa, gikulata siya kumakaya sa Iksoon, he never say bad words sa iyang Iksoon. Wagit siya, wagit na gibalikas ang iyang Iksoon, wagit na gibuhatan o dili, maayang pulong ang iyang Iksoon, tungod kayo nagtamod siya. Sa sulti siya kamahal. Miyabot ang panahon. Di ba? Itintal pag siya sa asawang Putipan. Napriso siya. Pero sulat sa presuan, wagit siya nagsulti o mga kasdili may pulong dito sulot. Ihanggikip ang iyang baka nga may mong kahayag sa uban. So, tihan tao. In short, remember nga si Jose na himong gobernador sa Egypto. Siya ang nakatabang siya pamilya nga mahiawas sa pito ka tabi, unong ka bulan nga kagutom. Kaya ang Israel sa una, gutoman sa Egypto kay sinahimo naman gobernador siya. O niya pag nagtigo man siya, nagkagbugas. Muna to iya mga iksoon sa Israel na nato sa Egypto. Ang tanang nga nagulata siya, iya gipakaon. O niya pag huwan, masulo na po siya sa kwarto, kalamig yun. Ang katutulong ang soon nyo daw, dyan labi na ginunta iyang kuhan, iyang anaon, pero yung ipong nga ng kagalingon. Sa mukhang mag-inigsoon, hilang na lang dyan, wow, soon na nga nagpatay ang utak na ako. Labi na ginunta na ibuhatan, pero hindi pa ilo ang tanan. Tungod ato, nauli ang ilang maing relasyon sa iyang amahan. No? Without saying, bisag isa ka pulong nga makasakit. No? Amen? Amen. Malikayan ang atong conflict kung maayaw ang pag-approach sa istorya. Amen. Amen.